nga ba ang why romantic relationship is fake? Ang una, lack of communication. Dalawang dahilan ng away, miscommunication at discommunication. Ang miscommunication ay yung nag-uusap nga kayo pero walang wifi naman sa Pilipinas. Malabo makakonect ang system. Hindi nagkakaintindihan. Ang discommunication naman ay yung hindi talaga kayo umuusap as in at all super kapag may problema din malang. Malaking problema yan lalo na sa mga babae bumubugan ng humigit kumulang 20,000 words per day kung para sa mga lalaking 7,000 words lang kada araw. In short, intindihin na lang natin sila, gentlemen. Pangalawa, lack of time. Matik na yun kung mahal mo talaga siya, maglalaan ka ng panahon tulong. Magbibigay ka ng oras sa kanya. May natatanggap siyang ginto sa kanyang love bomb. Oras ang pinakamalupit na regalo manatanggap niya mula sa iyo. Ikatlo, lack of effort. It's that two that counts, ika nga nila. Ang usapan dito ay ang pagod. Sa paghahanda ng regalo, hindi ang presyo ng ibinigay mo. It's how you put value into it. Ang mahalaga, lumalabas ka sa comfort zone mo upang iparamdam ang iyong wagas at malupit na pag-ibig. Ika-apat, lack of respect. Isipin mo yung mga unang araw mo siyang nakilala at yung mga panahong niligawan mo siya. Sigurado akong mataas ang tingin mo sa kanya. Ayaw mo nang hawakan ng kamay kasi baka magalit. Baka magalit siya. Simula nang maging officially kayo, piling mo na bilo mo na siya. Kaya kahit anong pwedeng gawin sa kanya, pwede na. Teka muna. Respeto lang. Tao siya na iniingatan, hindi siya isang bagay na kapag pinagsawa na bigla na lang itatapon sa non-biodegradable trash can. Ikalima, lack of finances. Nakasisiguro akong isa ito sa parating pinagawayan, lalo na kung walang trabaho at pera ang lalaki. Sumisipa ang pride. May ibang mga lalaki naman, batog. Akala nila sa babae, bangko de oro. Always finding ways para mabuhay sila. Parang may pinatagong pera at kung makapag-demand, boys, mayahiya naman kung sumusobra na. Ayos lang magbigayan kung wala talagang may lalabas. But as the leader of your relationship, men are responsible for providing. Ladies, you should know how to handle your finances wisely. Kaya ang magiging treasure sa pamilya, please, game over. Nasa kabibili ng damit, shoes, blouse, bags, gadgets, tapos gamit ulit. Then bags and shoes ulit kahit hindi naman kailangan. May mga bagay na hindi naman kailangan. Hindi talaga ibibigay ng Diyos. Hindi kailangan. Kaya ang ibibigay lagi ni Lord ay yung mga kailangan mo lang. Nasunod, yung lack of space. Noon ganito ang banat, buti pa ang keyboard, magkatabi ang you and I. Ngayon, parang gusto na maging astronaut. I need space. Noon nakaka-addict kapag parati. Nakaka-addict kapag parati kayong magkasama. Alam mo ang password ng mga social media accounts niya. May daily check-up sa cellphone. May thrice a day report kung sino ang mga kasama niya. Ngayon, nakakasawa na. Gusto mong kumawala dahil nakakasakal ang mga tamang hinala. Dude, mahalagang may private life pa rin kayo. Habang hindi pa kasal. Give space for yourself. Tiwala ang usapan dyan. Sunod, lack of teamwork. Magkakampi kayo, hindi magkaaway. Kung may problema, pinag-uusapan, hindi kinatakasan at pinagrarambulan. Sa tuwing nainis ka sa kanya, pigilan ang dila. Kasi kapag sinisiraan mo siya sa ibang tao, parang sinisiraan mo rin ang sarili mo kasi pinili mo siya. Babalik lang din sa iyo yon. Build up. Don't tear down. Sa bawat kakulangan ng isa, unan mo ng sangkaterbang unawa. Sunod. Lack of trust. No more explanation. Trust is the foundation of all relationships. Here you'd earn it, sustain it. Sunod, lack of personality identity. Siguraduhin kilala mo na ang sarili mo bago ka pumasok sa relasyon. Para itong ganito, sumakay ka ng jeep papuntang Quiapo galing sa EDSA at pagkalipas ng isang oras na traffic, narating mo ang retro at naisip mo ay mali ang nasakyan mo papunta pala kung alaya. Sayang ang oras, pera at effort. Kung nandun ka na, sana edi masaya. Magplano muna kung saan pupunta. Magsisimula yan kung kilala mo na ang sarili. Sunod, lack of direction. Nakakasawa talaga kung paulit-ulit lang. Date ng date tapos bahala na, walang patutunguhan. Ang tawag dyan ay recreational dating. In other words, trip lang. Ganyan ka ba sa kanya? Sana hindi. Sana forever ang pangarap mo.
sana pinaplano mo na kung kailan ang kasal at paano mas lalong magtatagal.